February 8, 2003, apat na buwan bago ma-drop sa NBA ang nagngangalang LeBron James, ay may naganap munang isang laban na nagpatahimik noon kay Trevor Ariza at ng kanyang tito mula sa pang-trash talk nila kay The King LeBron James. Well, sa darating na panibagong season, alam naman na natin na magkasama na etong si LeBron at Ariza sa Lakers. Pero bago pa mangyari yan, taong 2003 mga bro ay may mainit na beef na noon etong sila Trevor Ariza at LeBron James. Yun nga ay nung sabihan ni Ariza etong si King James kasama ng kanyang tito na overhype lang daw etong si The King. At mas magaling naman daw di hamak etong si Trevor Ariza. Sa pagkakataon na yan, talagang na-personal at tinarash talk nila etong si LeBron. Well, lucky for them dahil tinanggap din ni LeBron etong challenge at yung pantatrash talk sa kanya. Pero bago tayo mapunta sa naging tapatan nilang dalawa, bigyan ko lang muna kayo ng idea kung gaano kalakas ang isang high school version na LeBron James. Well, sa loob ng 106 total games niya sa high school, 6 na beses lang siyang natalo mga bro. Sa taon naman ng 2002 at 2003, inirang siya bilang back-to-back National High School Player of the Year kung saan nag-average siya ng 27.2 points sa taon ng 2002 at 29.2 points naman sa taon ng 2003. Doon pa lang may idea ka na kung bakit malakas ang hype kay LeBron noong high school at kung bakit maraming nagsasabi na siya na ang susunod na big star sa NBA. But then again, narito sila Trevor Ariza at ang kanyang uncle na hindi tanggap ang greatness ng isang LeBron James. So it was February 8, 2003, ang mismong araw na nagdapat ang landas nilang dalawa. Sa pag-uumpisa pa lang ng laban, agad na lumamang ang team ni Ariza kung saan miski siya, hype na hype sa nangyayari. Well, para kasi sa kanya, ito na kasi yung time na papatunayan niya sa lahat na isa lang overhype player etong si LeBron. Pero yun nga ba ang nangyari mga bro? Well, after makalamang ng apat ng Westchester 6-2, ay yun na din ang huli at pinakamalaking inilamang nila. Dahil si LeBron, tinapos ang first quarter na may 18 points. 18 points sa 20 points first quarter ng St. Mary St. Vincent, sa kanya nang galing. Habang kontrolado nila itong laro, 20-14. At hindi pa dyan natatapos ang lahat dahil pagtapos ng first half, meron na siyang 35 points habang nakikipagtawanan pa sa referee. At tinapos ang laro na may 52 points while shooting 21 of 34 pagdating sa field. Well, yung 52 points na yan ang pinakamataas na naipuntos ni LeBron sa kanyang buong high school career. Sa totoo nga lang, kung hindi lang nakapag-tres sa huling segundo etong Westchester, ay na-outscore niyang mag-isa etong buong team ni Ariza. Oh wait, speaking of Ariza, meron lamang siyang 12 points buong laro. Yung player na ng trash talk kay LeBron ay umiscore lamang ng 12 points at napakalayo kumpara sa 52 points ng isang overhype na LeBron. Literal na nagbago ang anyo ng isang Trevor Ariza right after ng game mga bro. Nawala yung anga sa mukha niya at ayon sa kanya lahat na ginawa nila para mapigilan ng isang LeBron. Pero wala, kahit anong contest pa ang gawin nila o kahit i-double team pa nila, is just too good mga bro. Kaya naman sa sinabi niyang yon, malamang sa malamang ay na-realize niya na din yung sinabi niya at ng kanyang tito na isa lamang overhyped talent ang isang LeBron James. LeBron is just too good for him at napatunayan niya yan hanggang ngayon sa NBA. So yan lang para sa video natin mga bro. Maraming salamat sa panonood. Peace bro!